Good morning po sa inyong lahat, mga treasure. Ito po si Ka Freddy, ang inyong bagong makakasama sa pang-araw-araw na gawain. Ito po, tinawag ko Ka Treasure dahil po ay isang simpleng tao lamang. Ngunit pilit na ating yaman. At tinawag ko pong kayamanan ang aking mga napundar. Ito po ang ating mga napundar at pinaghirapan. Yan po. Ang kabir, cross, Brahma. Yan po, ang ganda, di po ba? At yan naman po ang ating mga kabir. Bap Orpington po yan, mga yan. Yan po ang ating mga sisimulan alagaan. Dito pa po sa kabila ay ang ating mga Brahma, mga pure puto. Yan po sila, basa po sila kasi kaliligo lang. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya kung bakit po nagkaganyan sila. At ang ating gwapong-gwapong Black Astrolord. Yan po ang ating napundar. Yan po, may lang na isang napakalaking manok. Hindi ko po alam kung anong pangalan yan eh. Yan, napakalaki. Hindi ko po alam kung anong tawag sa manok na yan. At ito naman po ang ating Rhode Island. Rhode Island Red. Yan po ang ating tandang. Ating inihin. Yan po. Ngayon po, tuturo ko sa inyo kung paano natin sila i-handle. Ang ating gagawin, kailangan magpundar po tayo ng mga kulungan. At bawat isang lahi po ng ating mga alaga, dapat isang kulungan po para magkaroon tayo ng mga pure ng kanilang mga lahi. Hindi po halo-halo. Kung Brahma, Brahma. Kung Orpington, Orpington. Kung Rhode Island, Rhode Island. Kung Black Astrolord, Black Astrolord po. Ano po ang dapat natin gawin? Halo-halo. At ngayon, bago naman po natin sila i-handle at ipasok sa kulungan, kailangan po natin silang paliguan dito po sa balde. At ito po ang gamot natin. Yan po ang washout. Bali, napaliguan ko na po sila. Hindi ko na nakunan dahil sa dami. Baka kapusin tayo ng oras. At pangalawa po, kailangan natin silang purgahin. Yan po ang betel nut. Bawat isang betel nut po, apat na manok po ang mapapakain natin dyan. Dahil malambot po yan, maganda yan. At bago nyo po sila purgahin, huwag nyo po munang pakakainin. Yan po. Then, bago natin po sila ipasok sa loob ng kulungan, kailangan po natin silang disinfectant muna po yung kulungan. Ganyan po, i-spray lang po natin sila bago natin ipasok. Bali, ang gagamitin po natin is sundress lang. Yan, ganyan lang po. Bago natin sila ipasok. Then, ngayon pag nagsisimula kayo at matagal at lagi na po silang nangingitlog, kailangan nyo po bantayan ang mga inay natin. Dahil ang mga inay po natin, kadalasan nagkakaproblema. Hindi natin alam, namamatay na lang bigla. Yun pala, ang kadahilanan po, ay nababasagan sila ng itlog sa pet. Dahil sa sobrang taba, hindi natin alam na sila pala'y hirap na mangitlog. Kaya kailangan natin every month tignan natin ang kanilang mga puwet. Then bawat isa po, kailangan natin silang pakainin lang ng 25 grams. Kailangan po taka lagi ang pagkain nila. At lagi nyo tatandaan, bawat pakain sa kanila, laging may egg layer para po maging maganda ang kanilang pangingitlog. Yan lang po. Sana po nakita ninyo kung paano magsimula. Yan. Ganyan lang po kasi
hindi. Yan po ang ating mga yaman. Kaya kung gusto ninyo na magkaroon din po ng ganyang mga bagay, pagsikap po tayo sa ating buhay sa araw-araw. Pag meron tayong mga ganyang alaga, imagine pag may itlog tayo araw-araw, di po ba? Hindi na tayo halos problema sa pang-araw-araw natin pagkain. At kung sila magkakasisiuman po, malalaki natin at atin pong pwede lang pong pagsalusaluhan. Eh hanggang sa muli po, sana po may natutunan po kayo. Ito po si Kap Ready, ang inyong katresure. Sana po, please like, share, and subscribe. This is my first vlog, kaya pasensya lang muna po kayo. Hindi pa tayo masyadong marunong. Kaya sa mga taong gusto magsikap, magkaroon ng kayamanan sa buhay, simulan nyo na po. Mangarap at kumilos. Yan pag-asa.